Anong ginagawa mo bago ka magbasa ng Quran? Nag-uudo. Ibig sabihin, naglilinis siya bago siya magbasa ng Quran. Bakit kailangan natin mag-uudo bago natin basahin ang Quran? Okay, mamaya ka na lang. Sige, Dato, ikaw. Ikaw. Wala nang iba. Ikaw yung ano. Bakit kailangan mag-uudo, mag-abdas bago basahin ang Quran? Para malinis ang katawan, Masha Allah. Medyo tumama, pero hindi masyado. Kumbaga, ito yung gusto nating sagot, dito siya tumama. Oh. So, meron siyang tinamaan na konti. Para maging malinis ang katawan. Ano pa? Anong ano? Ikaw, sa pinakalikod. Wala nang iba. Bakit ka mag-aabdas, mag-uudo habang bago magbasa ng Quran? Para mabilis pumasok ang Quran. Masha Allah. Masha Allah. Tama yung sagot natin kanina. So meron tayong mga kaugalian na itinuro sa atin bilang isang Muslim na nag-aaral ng Quran. Kabilang dito, una, tandaan nyo ha, isulat nyo. Isulat nyo, take note. Ang unang dapat ugaliin ng isang tao bago siya magbasa ng Quran is ayusin niya ang kanyang sarili. Bukod sa pag-aabdas, mamaya yung pag-aabdas, kailangan yung damit mo is malinis. Walang dumi. Hindi natalsikan ng ihi. Hindi natalsikan ng tae. Oh, yan. Bawal yan. Bawal. Kasi magiging najis yung damit natin kapag natalsikan ng ihi at nadikitan ng tae. O di kaya dumi. Okay, kailangan malinis ang damit. Pangalawa, yung sinabi natin na kailangan nakaabdas yung tao. Kailangan nakaabdas. Alam niyo yung abdas? Ablution. Alam niyo yung ablution? Yung bago natin ginagawa, bago tayo magsala. Ah. Kailangan malinis, malinis ang damit natin at nakapag-abdas tayo bago tayo humawak ng Quran. Kailangan yan na, kailangan. Pangatlo, kung magbabasa ka ng Quran, is mas magaan, mas maganda kung ikaw ay haharap sa kibla. Mas maganda kung ikaw ay haharap sa kibla. Pang-apat, kailangan nakaupo ka ng maayos. Hindi yung parang nagtitinda lang sa palengke. Okay? Kailangan nakaupo ka ng maayos. Ulitin ko ha. Ulitin ko para makuha niyong lahat. Una, kailangan malinis ang kanyang damit. Pangalawa, kailangan nakapag-abdas siya. Malinis ang kanyang katawan. Wala siyang najis. Kailangan nakapag-abdas ka. Pangatlo, kailangan humarap ka sa kibla habang ikaw ay nagbabasa ng Quran. Pang-apat, kailangan nakaupo ka ng maayos na pag-upo. Okay? Nakuha niyo? Ano yung una? Kailangan malinis yung damit. Kailangan malinis din ang brief ha? Kasi kasama na yun sa damit. Mamaya madumi na yung brief mo. Tapos yung damit mo malinis. So hindi pwede. Kailangan malinis lahat. Okay? Pangalawa, kailangan naka-abdas, naka-ablution. Pangatlo, nakaharap sa kibla. Pangapat, nakaupo ka ng tamang pag-upo. Okay? Naintindihan? Okay, panglima. Ayyurattilahu wa la yusri'a fi tilawatihi. Ayyurattilahu wa la yusri'a fi tilawatihi. Ibig sabihin,
habang nagbabasa ka ng Quran ay magbasa ka ng dahan-dahan. Basahin mo ng maayos. Pang-anim na ba? Pang-anim ay yaltazim al-khushu'a inda tilawatihi. Kailangan habang nagbabasa ka ng Quran ay makaramdam ka man lamang ng konting pagkatakot o di kaya pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung, ano nga yung sabi natin last week? Ano ang nagagawa ng Quran sa ating buhay? Ilaw, mashallah. Eto, meron ka ng ano? Ustaz, ba'da idnik. Kasi yun ang gusto kong ano eh. Akala po lahat. Hindi lahat. Hindi lahat. Kailangan nating magano ng... Masha Allah. Hatta yajtahidu. No. Dato, eto na. Masha Allah. Masha Allah. Takbir! Okay. Sabi natin, kaya natin pinag-aaralan ng Quran upang ito ay maging ilaw natin. Kapag binatay natin ang ilaw, mahihirapan tayong humawak ng stiko. Pang-pito. Okay, pang-pito. Ay yuhassina sawtahu bihi. Kailangan habang nagbabasa ka ng Quran ay ayusin mo ang iyong boses. Okay? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Lagyan niyo ng decoration, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang banal na Quran sa pamamagitan ng inyong magagandang boses tulad ng pagbabasa ni Ustaz. Mashaallah. Sino sa inyo ang gumagaya kay Ustaz sa pagbabasa? Mashaallah. Huwag kayong mahiya. Mashallah. Sa totoo lang, pag nagkaroon ako ng free, bibisitahin ko siya at magpapaturo ako sa kanya ng tamang pagbabasa. Ako, nag-aaral pa rin ako hanggang ngayon. Itutuloy. Pangwalo, ayusirra tilawatahu in khashya ala nafsihi ria'an aw sum'atan aw kana yushawishu bihi ala musallin lima warada anhu sallallahu alaihi wasallam al-jahiru bil-Qur'ani kal-jahiru bil-sadaqah. Okay. Pangwalo, hinaan mo yung boses mo kung natatakot ka na magkaroon ka ng riya sa iyong puso. Kunwari, bibigyan ko kayo ng halimbawa, di ba, may dumarating dito ng mga ustads, bumibisita sa inyo. Pagdating niyo ustads, bumisita dito, nandiyan na si ustad, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para marinig niyo ustads, di ba? So yung intention mo, napunta kay ustads, hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakasan mo. Tama ba yung sinabi mo? Ikaw. Oh, ano yung sabi mo kanina? Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Halika dito. Masha Allah. Okay. Apuan. Kung sakaling matatakot ka sa riya, kailangan hinaan mo yung boses mo. Kabilang dito, kunwari, di ba, marami kayong nagsasala dito. Kapag may nagsusunna na kasama nyo, tapos nagbabasa ka ng Quran, huwag mong lakasan yung pagbabasa ng Quran. Hinaan mo para hindi maistorbo yung nagsusunna. Okay? Four, six, eight, ten, 12, 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10. 13, 12, 12, 10.
ang taas ng kamay. So kailangan next time hindi alanganin ang taas ng kamay. Ako mag-aabot ng premium, no? Ayan, so on, ayan, on the spot siya. Okay. Okay, tanong. Lapit ka dito kasi maganda yung tanong ko. Lapit ka dito. Di, diyan ka, diyan ka. Diyan ka lang, okay? Okay, ang tanong. Tumingin ka sa ilaw. Ayan, maganda. Tumingin ka lang dyan sa ilaw. Ang tanong, gaano karami yung botones ng thobe mo? Shhh! Wala mong sasang. Ilang nagbibilang? Okay. Five. Nagbibilang nga? Four. Tatlo. Three. Last. Two. Botones pa lang tinatanong mo, Ustaz. Shhh! Wala mong sasalita. Dalawa? One. Okay. Bilangin mo nga. Kasi ano, may malapit. May malapit. Ayan, bismillah, may malapit. Yun lang ang tanong ko. Dalawang bagay na matatamo ng isang tao sa kanyang pagsasaliksik ng kaalaman. Nakafix itong dalawa, ha? Yes, yung dalawa na yun. Yes, ano kaya matatamo ng dalawang matatamo, dalawa lang naman para hindi masyado mahaba. Dalawang bagay na matatamo makukuha ng isang taong nananaliksik ng kaalaman. Yes. Yes, yun lang. Dalawa. Dalawa na matatamo. Makukuha, matatanggap, yes, kapag nagsaliksik ka, kapag nag-aral ka, ano yung dalawang bagay na pwede mong makamtan, pwede mong matamo? Isa po sa yung isa sa makakamtan mo, yung kaalaman na madadala mo hindi lang sa dunya, hindi lang sa dunya, hindi sa akira. Pangalawa, isa pa maliligtas mo yung mga mahal mo sa buhay. Wala, laba sabihin, now, bismillah. Okay. Okay, next na tanong, tapos na dito. Okay, ito. Ayan. Mahirap ang tanong. Okay. Okay, ilan ang na-memorize mo sa hadith? Isa lang. Okay, good. Isa lang. Sa Arba'in an-Nawawi, di ba? Okay, ang tanong. Sino ang narrator or rawi, rawi sa Arabic, narrator, at sino ang nag-ulat ng unang hadith sa Arba'in an-Nawawi? Rawahul Bukhari wa Muslim. Tama siya doon sa ano, pero ang sinasabi ko yung narrator, hindi yung nag-compile nung hadith. Tama ka doon sa sagot pero hindi siya. Sino ang nagdala? Yes. Yes, yung sahaba, pangalan ng sahaba na nagdala nung hadith sa pinakadulo niya kasi lahat naman yung pinakadulo eh. Yung unang-unang hadith. Yes, yung unang hadith. Kasi yun lang ang na-memorize niya eh. Sakto. Sinong sahaba ang umulat, ang nag-report ng hadith na yan? So tanggalin mo na, tama naman si Bukhari pati si Muslim. Omar ibn al-Khattab. Oh, takbir! Kaya kargiglo, tayo? Saan daw? Sino yun? Tayo, ya hamod, kargiglo. Okay. Ilang letters ba yung ibahar? Ani. Ano ba yun? Pangitin mo, ha? Unang-una? Dry. Pwede sa balik. Ano walang problem? Dry. Okay, number two? Ay. Number three? Ha. Number four?
Number 4. Yung nabanggit mo ay okay. At saka ha, anong panglima? Yung nabanggit mo ay ghain, ha, kha. Arba'a. Anong pang-anim, anong pang-lima na letters ng idgham ay idhar? 5 4 3 2 1 Jan mo bigyan. Hamza at saka ha. Hamza at saka ha. Bismillah. Ang tanong. Relax ka lang para masagot mo. Okay. Ibigay mo sa akin kam huruf ahkamul idgham. Ilang huruf ang idgham? Idgham, idgham mo siya kung idgham lang. Anim. Ano yon? Unang-una? Kahit baliktad. O, baliktad, walang problema. Okay? 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 Okay, Mumtaz. Mabilis na patuan mo. Ito. Meron pa siyang ano, meron pa siyang bonus na isang ito. Inshallah. Perfect. Okay. Sino pa dito? Magtas kayo ng kamay. Yeah, Anthony. Tayo. Dito ka. Okay. Pajiba. Okay. Kinigang mabuti ah. Bigyan mo ako ng tatlong letters na huruful isti'ala. Yung makakapal na letters. Unang-una? Kadalahu. Okay, makapal na letter is? Od. Pangalawa? Pangalawa na malaking letters na makapal? Ala. Bod, okay? Pangatlo? Po, masya Allah. Tama. Okay, masya Allah. Okay. Okay, tanong. Sino ang may pinakamaraming nasa ulo na hadith? Asa na? Asan? Ilan? Gano'ng karami? Limang hadith. Lima? Halika dito, halika. Okay. Halika dito. Masasagot mo, bibigay ko to. Yung na-memorize mo lang na isa doon, na kompleto, anong number ng hadith? Doon sa 1 to 5, kung 1 to 5 man yun. Ah, alin doon ang pinaka-memorize mo? Una, okay, sige, pwede naman. Al-Omar. Julus. Yes, ah, bay naman ahno julus. Ha? Apa? Oh, yun. Bay naman ahno julus na inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الهفاة العراة العالة
قعر الشاي يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت فليا ثم قال يا أمم أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال أعلم قال فإنه جبريل آتاهم يعلمهم دينهم رواه مسلم. Masya Allah, Masya Allah. Okay, hindi mo pati dito. Itago natin sunod, Insya Allah. Hindi natin kahit ang busin yan. Masya Allah. Dahil ano? Malato. Papiksa kayo.